morning everyone. Sunny morning, I guess. Nope, medyo ma-cloudy. Dami nagtatanong sa akin how to cut or trim or prune the basils. So, actually, ang dami kong tanim. Pakita ko mamaya. No? And, kagandahan na ito, basil, kasi napakadali niyang palakihin. One thing, tulad nito, yan, ito. I got an example. Yeah. This is my basil plant. Grown hydroponically. And, so, if you see, oops, sorry, kita nyo sana. Ayan, na-prune na siya, na-cut na siya. And, this one is, kagandahan na pang pag-prune kasi is, you, maraming growth na lalaki. May growth. Or lalo siyang yayabong, no? Yun ang agandahan ng basils and some herbs, no? While you cut it, trim it, mas maganda, mas malaki yung paglago niya. Papaita ko mamaya. No? So, benefit of it is more stems, syempre. More stems, more leaves. And, mabango, no? So, the more the stem you have on your basil plant, on your basil herbs, mas marami kayong aanihin in 2 to 3 weeks time. So, I'll show you later how to do it. And, marami siya nagtatanong. Then, how to prune, no? Usually, there's no step-by-step pruning. Just know where to cut it and when to cut it. Yun lang yun. And how many times you will cut it, depende sa'yo kung gaano mo. Gustong karami ang yung ano ito, stems or yung cutouts. Kasi ito mother plant. Ito yung tawag ng mother stem. Tama ito. Yan, yan. Ito yung mother stem niya. Yan. Pag hindi mo kinat yan, lahat ng tubo niya pataas. So you have to cut it somewhere later, papakita ko. At para mag-usbong siya ng bagong yan. So itong pansin mo, pag ito tumubo, isa lang. Pag kinat mo yan, tutubo uli ng gano'n. Yan, dalawa na yan. Dalawang tubo na yan. Ito yung isa, ito yung number one, ito yung number two. So yan, explain ko mamaya kung bakit. Then, hope you'll learn from it. And we're here again. Yan. So, papansin ninyo, no? I have two basil plants here. Grown hydroponically, syempre. I do hydroponics, syempre. So, this one is ready for cutting. Many signs kung ba pwede nang i-cut siya. No? Kung papansin ninyo, sana makikita. Lapit ko na lang. Yan. Lapit ko, yan. Kita. Papansin ninyo, meron na maliit na tubo dun sa node na to. Kung saan yung dalawang dahon. At syempre, dun sa pangalawa. Ito, at saka yun. No? Once you see that, bilang ka ng dalawang dahon, actually, anim na dahon, yung initial plant mo. One, pair, two pairs. Pag lumabas na yung third pair, abangan mo na yung pagtubo ng stems. Pag hindi mo ipuprunto, maliliit itong stem na lalabas. So, once you have, once na makita mo na meron na siyang starting ng stem out, kakat mo na just above the second node. This is node 1, node 2. Just above the second node. Cut it out. Yan. Roy, baka mamatay, kulang ng leaves. It won't. Yan. Kasi meron na siyang malaking leaf, may malaking na siyang dahon. Yan, mag-start yung energy niya. Kunin niya na yan. Tapos yan na. Tutubo na yan. Anong gagawin ko dito? Bango. Kakainin ko na lang later. Same thing with this one. Ito medyo maaga kong puputulin. Pero, like I said, look for the sign na pwede mo nang i-cut. Node 1, may dalawa ng tubo. Node 2, may dalawa ng tubo. Maliit pa, mahab, kulang pa. Again, just cut above the second node that you have. Yan. Kalbo na uli siya, nagupitan na uli siya. Lalaki yan. To show you update kung gaano aganda yung tubo. Yung dalawa natin, dito. Set aside. To show you what will happen, okay, lapit ko lang ulit. Ito, a few weeks ago, I cut it out, about 2 weeks ago. Papansin ninyo, ito yung node 1, ito yung seed leaf niya. Sana kita. Ito yung node 1, yung pinakababang node. Then, ayan, may dalawang tubo na siya. Ito yung node 2, kinat ko na. Pansin ninyo, tumubo siya ng 4 na stem. Yun yung pagkakaputol. Kagandahan nito, once na pinutol nyo, 4 na yung stem nyo. Parang may 4 ka ng halaman. Yan. Tapos, tingin nyo pa, dahil walang mapuntahan yung energy na produce ng basil, yung node na may node,
ay nagkaroon uli ng tubo. Ayan, sa nakita. Iyan. So, anong gagawin naman natin dito? Actually, ayoko na siyang putulin. Ganyan na siya. Ganyan yung kagandahan ng pag nagtitrim ka dun sa unang level or unang set. Pangalawa. Iyan. Nakat mo na pang unang beses. Pangalawang beses. Ito, napaaga ko yung putol. Pero kagandahan nito, yung secondary stems niya, ito yun, itong dalawa, nagkaroon uli ng nodes. Doon saan yung nodes niya, nagkaroon uli ng tubo. So again, tulad ng ginawa natin, bilang ka uli, parang bagong halaman nito. 1, 2, putol ka uli doon sa aba, taas ng node. Yan, kalbo na uli siya. Ganun din sa kabila. Kita nyo? Ito yung una. Ito yung main stem. Pangalawang stem. Cut mo ulit. 1, 2. Cut. Ingat lang. Huwag nyong puputulin yung ito at hindi siya mag-grow. Nasubukan ko na patay yung hala. Hindi naman namatay. Yung stem lang na yun ang mamatay. So, paano nyo? Pero yung pangit tignan. Ano? Agandahan nito. Lalago siya. Ito yung isang example. Hope makita nyo mabuti. Yan. Yan. So, kita nyo, from 4 stem, ito yung unang set. Ito, ilan na? May 6 na siyang stem uli. Actually, 8. 2 rito, 2 uli sa ibabaw. Itong isang stem na to, 2. No? So, the more you cut, kagandahan ng basil, the more you cut, the more chances of winning. Parang ganun yan. The more chances of, the more stems or the more plant that you have. Oh. Lalago ng lalago yan. I'll show you an example. No. Wala na. Masyado na malayo. Malayo po na. Mapag na kayo, pakita ko kayo example. Maganda. So, ito. Ayan, oh. Ang yabong-yabong niya. Ayan, oh. Namatay lang. Sobrang init. After nung bagyo, biglang uminit. So, ang yabong-yabong niya. Litik na nalagyan. Ganda ng lusitsyon. No? So, that's all. If you learn from this, kindly share, like, and subscribe to my YouTube channel. And so para marami pa kayong matutunan, more will be coming. Anong gagawin ko rito? Hindi ko alam. Tainin ko na lang mamaya. Halo ko sa kanin para sumarap ng konti, para may pesto. So stay tuned. Again, click like, subscribe if you learned something, and share this video. Thank you very much.